Makinig kayong muli sa mga sasabihin ko para sa mga kabataan, huwag kayong masyadong nag-e-expect na perfectong perfecto na ang inyong magulang, na alam na nila lahat, na kayang-kaya nilang lahat, maling isipin yun, dahil mga tao din silang tulad natin, na may limitasyon, may pagkukulang din at may nagagawang pagkakamali din sa buhay, pero ang ginagawa ay nagsisikap lamang silang maging mabuting magulang para sa inyo. Kung inyong napapansin, sila ay nakapagsasalita sa mga anak nila, sapagkat, naging karanasan na nila sa kanilang buhay ang mga sinasabi nila, na nakikita nilang ginagawa din ninyo ngayon kaya napagsasabihan kayo bilang paalaala lamang. Ayaw lang nila kayong masaktan, ayaw nilang danasin din ninyo ang mapapait at mahihirap na dinanas nila noong sila'y kabataan pa. Ayaw nilang mapahamak kayo at ayaw nilang mapariwara kayo, dahil doon ay nagsasalita at nagtuturo lamang sila sa inyo, yan ay para din sa kabutihan at ikagiginhawa ninyo. Ito ang tatandaan ninyo mga kabataan, kahit medyo masakit nga silang manalita, kahit sabihin pang may kulang sila sa kaalaman sa pagpapamilya, kahit mahirap lang silang intindihin, kahit kung minsan ay parang makukulit na sila, pero, may pagkakataon na nakikita ninyo silang walang kibo, tahimik lamang sila, yun ang panahong nakakaramdam din sila ng pagod at panghihina bilang tao. Pero dahil sila ang unang inaasahan sa pamilya, ay hindi sila sumusuko at hindi tinatakasan ng pag-asa sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Mga kabataan, pwede bang makiusap sa inyo, pwede bang pakisuportahan naman ninyo ang inyong mga magulang, tulungan nyo naman sana sila, ang moral support mahalaga yun, ibigay natin yun, dahil yun pa lang ang mayroon kayo. Tulungan ninyong lumakas ang loob ng inyong mga magulang upang maipagpatuloy nila ang kanilang obligasyon na may taguyod ang kanilang buong pamilya. Huwag sanang mangyari, hindi yung galit na nga sila, galit na rin kayo sa inyong magulang, unawain ninyo sila, na baka yun lang ang pinakakaya nilang gawin. Kaya sila nakapagsasalita ng pagalit, dahil paraan lang nila yun para iparamdam nila ang kanilang authority bilang magulang, at sa gayong paraan may express nila ang tunay nilang saloobin para maramdaman din ninyo kung gaano kat hindi at kung gaano kabigat ang kanilang responsibilidad. Alam ba ninyo, may bulalas lamang nila ang laman ng kanilang isip at dibdib pagkatapos noon, nare-relax na sila, kaibigan, unawain mo ito, hindi ko ginawa ito para paringgan ka, kundi sa kakilala mong kabataan na may pinagdadaan ng ganito, share mo ito sa kanya upang makatulong tayo sa kanilang pamilya. Salamat sa inyong pakikinig.